Binalika ng mga otoridad ang niraid na gusali noong isang linggo na sentro umano ng sari-saring cyber scam. Mayroon pa palang ibang kwarto roon na naglalaman pa ng bulto-bultong SIM card at cellphone. May unang balita, si Dano Tingkungko. Sinalakay ng DOJ at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO ang gusaling ito sa Pasay City na ginagamit umano sa iba't ibang uri ng money scam. Nakuha noon ang bulto-bultong SIM card, cellphones at iba pang gamit daw sa pangsascam. Binuksan ng mga otoridad ang iba pang kwarto sa gusali. Sa anim na kwarto, tatlong bagong vault ang nadiskubre. Sa isang kwarto, may bulto-bultong cellphone at laptop ang nakitang nakatambak. Pero sa workstations, wala na mga computer. Sa isang kwarto naman, may mga nakita rin bulto-bulto ng SIM card na pinaniniwalaan ng PAOK na ginagamit sa scam. Yung unang dating namin dito, nakasalampak yung mga phones. May mga pumapasok pang pera. Isang punto rin ng interes sa mga otoridad ang laman ng hindi bababa sa 30 volt na nakita sa gusali na siyang magsisilbing ebidensya laban sa operasyon. Hindi pa binubuksan ang lahat ng mga volt hanggat walang ini-issue na court order para rito. We will ask for a court order to break open those vaults to conduct an inventory if ever there are money inside or whatever are inside. The allegation here is they're conducting investment scams. Different types of scams, all related to money. So, the product of the crime would be the money found here. Nakatakdang makipagpulong ang DOJ at PAOK sa mga telco hinggil sa mga nakitang SIM card. Pinoproseso na rin nila ang paghingi ng court order para mabuksan ang mga vault. Formal din daw sila magre-request sa Anti-Money Laundering Commission o AMLAC na saksihan ang pagbubukas sa mga vault. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.